Marami ang mga kababayan natin ang nagtatanong. Ano-ano nga ba ang mga programa ng Department of Agriculture para sa mga kapatid nating mga magsasaka at mga mangingisda? Lalo na ngayong ang ating bansa ay nasa ilalim ng pandemya, bunsod ng COVID-19. Alamin natin ang mga proyekto ng kagawaran ng pagsasaka ngayong araw dito po sa ating programang kapihan sa Philippine Information Agency Marinduque. Kung saan ay kinakapanayam natin ang mga opisyales ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Magandang araw, Marinduque, Torrijos, Santa Cruz, Gasan, Mugpog, at Buenavista, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro, at Mega Manila. Ako po, si Romeo Matak Jr., ang inyong Provincial Information Officer. Ngayong araw ay makakapiling po natin ang Regional Executive Director ng Department of Agriculture, si R.D. Antonio Herondillo. Makasama din po natin sa atin pong kapihan ang atin naman pong kaibigan dito po sa ating lalawigan, ang ating media friend mula po sa radyo natin 105.7, si Miss Ana Maria Arcilia, o mas kilala po sa tawag na DJ San. Batiin din po muna natin ang ating pong mga kasama dyan naman po sa Philippine Information Agency, Mima Ropa, ang amin pong Regional Director, si Dr. Joey Alagaran. Sa amin pong mga kasama dito po sa Marinduque News Network, sa bahagi po ng technical, si Mr. Santino Latorena at si Mr. Mark Cesar Ola. Sa atin po mga kababayan, tayo po ay sabayang sumasayang papawid sa Lucky 7 Channel 3. Napapanood po tayo sa mga bayan ng Gasan, Mugpog at bayan po ng Buak. Gayun din po sa ating official Facebook account sa Philippine Information Agency Mima Ropa at sa Philippine Information Agency Marinduque. Meron din po tayong replay. Ano po, pakiusapan po natin ano po ang atin pong mga kasama sa media dyan po sa Radyo Kamalindig. At gayon din po, dito naman po sa ating probinsya. Mga kababayan, welcome po sa ating kapihan. Kapiling po natin sa pamamagitan ng atin pong Zoom ang atin pong Regional Executive Director. Good morning po, R.D. Herondillo. Opo. R.D., kumusta po kayo dyan sa understand, nandiyan po kayo sa Mindoro ngayon? Dito po ako sa Sablayan. Ah, sa Sablayan. Opo. Opo. RD, bagabati po muna sa ating mga kababayan. Morning po sa ating lahat, sa ating mga nagkikinig sa umaga nito, lalo tigit sa ating mga magsasaka na nandyan na nag-aabang sa mga programa ng kagawaran. I'm very happy to join this forum
isama ko na natin sila upang magkaalaman tayo kung ano na yung nangyari sa ating pagpa-unlad ng mga saka dito sa ating region, Limaropa, at kung ano pa yung mga iba pang interventions na pwede natin share sa bawat isa para kita din paunlarin yung ating sakahan. Mm-mm. Okay. At sa atin pong mga kababayan na nanonood po ngayon at nakikinig at sumusubaybay sa ating kapihan, sa atin pong mga kapatid na mga magsasaka, kung kayo po ay may mga katanungan at nais pong ipaabot na mga concern sa atin pong Regional Executive Director, maaari po kayong makipag-alam at magpaabot ng inyo pong mga concern o ng inyo pong mga katanungan. Tumawag lamang po kayo sa 0923-730-6842. Yan po ang ating official number na pwede nyo pong tawagan o pwede nyo kung magpaabot kayo ng inyong mga mensahe para masagot direktamente ni RD ang inyong pong mga concern. Mga kababayan natin na mga magsasaka, mga kababayan natin na mga mangingisda, pwede po kayong magpaabot ng inyong mga mensahe dyan po sa ating hotline number. Pero bago yan, ay hingan po muna natin ang paunang mensahe rin ng ating pong kasama na media friend, si DJ San. DJ San, good morning! Good morning, Romeo, and good morning sa ating bisita, ang ating Regional Executive Director, Antonio Hirandillo. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Okay, si DJ San po ay live na nandyan naman po sa atin, sa kanilang studio, dyan po sa Barangay Poras, Bayan ng Buwak, sa 105.7 Radyo Natin Buwak. Okay, and special shoutout din po sa kanilang station manager, of course, ang ating napakasugid na taga-suporta at taga-subaybay ng atin pong mga programa at palaging nandyan para tayo ay tulungan, si Mr. Walter Hidalgo ng Radyo Natin Buwak. Okay, wag na po nating patagalin pa dahil marami pong mga kababayan natin ang nagtatanong sa atin pong kagawaran ng pagsasaka, ano-ano daw po yung mga programa na ginagawa nila at intervensyon nila para po sa ating mga kababayan. Kaya naman, muli ko pong ibinabalik sa inyo ang atin pong Regional Director ng Department of Agriculture, Director Hirandillo, para po sa kanyang ulat sa bayan. So, maraming pong salamat, Romy and Marie. Muli, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa bagito at higit sa ating mga magsasaka na nandiyan ngayon. Yung gagawin nating pagsasaka sa rehiyon ay talagang we are intensifying our interventions for the farmers, lalo higit na itong panahon ng COVID kung saan nabasa siguro natin na it was only agriculture ang nagbigay talaga ng masiglang kahit konti ay pag-unlad sa ekonomiya natin, dahil halos lahat ng sektor ay bumagsak lahat. And alam po natin na yung pagkain ay pangunahing pangailangan natin, pangunahing pangailangan ng bayan. Kaya minarapat ng kagawaran na we have to intensify our intervention para sa mga magsasaka. At minaputi ng ating mahal na kalihim, Secretary William Dar, na yung ating lahat na commodities, the basic commodities, rice, corn, high value crops, that includes mostly vegetables and fruits, and even livestock and poultry, we have to level up our production activities para maibsan yung maaring kagutuman ng bansa, dahil kukunti na nga ang hanap buhay na available sa merkado. Kailangan talaga yung agrikultura na siyang pinaka pundasyon ng lahat ng industriya sa bansa ay kailangan manatiling masigla. So during this period, lalo tigit itong mga nakaraang taon, anniversary lang ng ating mga lockdown. I think this is the first year anniversary. So, minabuti namin na yung aming interventions for rice, which is the basic food that we have, staples, ay kailangan na madagdagan ng mga ayuda. Kaya nag-intensify tayo ng ayuda for seeds, mga certified
seeds at saka yung ating mga hybrid seeds na tinatanim na rin dito sa ating region, especially the provinces of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan. And besides seeds, mayroon din tayong mga fertilizers na pinamahagi. Additional, kailangan po natin na yung ating production would only increase if we also increase the application of fertilizers, which mostly, kung hayaan lang natin sa mga magsaka na kakayanan, ay kulang yung nilagay nila na mga pataba. So, nabuti namin na madadagan ito upang lalo pati tumaas ang ating mga ani. At yung pangangailangan natin ay masustintuhan ito. So, we also increase our interventions for vegetables, production of vegetables. Kaya we have sent a lot of seeds doon sa ating mga local government units, sa ating mga municipal agriculturists, depende kung ano yung mga request nila. But of course, we have also a constraint on the available funds that we have. So, iba-iba naman kasi din ang interest ng mga nagtatanim dito. May mga nag-handle ng urban gardening, mayroong sa barangay lang, so mga kababaihan, mayroong mga youth. So, marami kasing nagkakaroon ng backyard gardening. Kaya, dinagdagan namin yung aming seed allocation sa bawat bayan ng ating region, which started as early as March or April last year at tuloy-tuloy pa ito hanggang ngayon. We also have additional interventions for corn seeds, which is required by our livestock and poultry industry. And of course, yung ating livestock and poultry, may mga modular kami na mga projects na binibigay sa mga samahan, mga native chickens, mayroon din kaming mga native goats, some itik, so and even some native pigs sa ibang lugar. But sa Marindoki kasi marami na tayong native pigs, so yung amin dito, I think for Marindoki, the past year we have concluded nung ating establishment ng triple A slaughterhouse for Marindoki under the Philippine Rural Development Project. So it will be established soon. At inaayos na lang namin yung mga dokumento dito para yung loan releases na galing sa PRDP ay mangyari na. This has already been endorsed by the Honorable Governor, who is also at the same time the chair ng Governor's League and ng bansa. So we are very positive na ito yung mangyayari within the year at magkakaroon na talaga ng maayos na slaughterhouse ng Marindoki. At ito yung nagiging basihan natin kung bakit for the last week we visited Marindoki to discuss ng ating tatawag na provincial-led agriculture and fishery extension system. So ito kasi yung main driver natin to develop the cluster areas or the whole province. Kasi ang chair dito ay in the implementation is the Honorable Governor. Yung kanyang pinaka-executive officer dito is the provincial agriculturist together with the provincial veterinarian, which take charge of both the plant and the animal industry development. So, actually, itong PAPIS na ito, provincial-led extension system, ay it will integrate nung hindi lang extension, it will integrate research and education system. Kasi dati, hiwalay itong tatlong component ito. Ngayon, dapat sama-sama nila because extension is also a form of education. It's a form of adult education. Kaya hindi rin tayo makapag-deliver ng extension kung wala namang mga nanaliksik. So, first and foremost, kailangan na alamin natin mabuti kung ano talaga yung mga technology gaps. So, ito yung unang trabaho ng research. Then, anong capacity gaps ng mga organization which is managing the area or in specific clusters of commodities.
So, tingnan natin kung ano yung kakayahan nila to take risk, to do some capital budgeting and even risk out market. And we are expecting our organizations of farmers, their associations or cooperatives will be the one to manage the value chain, consolidation of products, and bringing these products to the market. So, ito yung ating pinaka main driver under PAPIS. Kaya we have discussed this thoroughly with the local government units, local chief executives last week, which ito yung pinaka una naming topic discussion. And after that, we discussed about yung food security for the province and for the region and for the country. Kaya nagkakaroon ng targeting kung ilang baboy ang alagaan sa bawat lugar, ilang ipoproduce ng additional foods, ano ang maging contribution natin for the national food security, and kung mayroon man tayong mga deficit, saan natin ito hugutin. So ito yung naging topic na last week, and I think we have a very productive week. Kasama naman natin yung Honorable Governor for that time. Siya naman ang pinaka-author ng Mandanas na ruling na which will take effect next year. So maraming additional budget ang parating sa LGU. And some of our activities ibababa na rin namin sa LGU dahil yung pondo, ibang pondo ng national government, bababa na sa kanila. So basically our role is mainly on the steering role. Kumbaga sa barko, kami na lang yung taga-timon. Ang taga-sakwan talaga is the local government unit. So we made it clear to them na nasa kanila na yung bola, and we are just here to really guide them, and of course provide our knowledge kung ano pang pwedeng magagawa to fast track the development of the province and the whole region. So tatlong under our vision of the secretary to have a food secure and resilient and empowered farmers which are prosperous, yung ating twin goals, which is masaganang ani at mataas na kita. Under these twin goals, we have major objectives, which includes increased production and availability of food. Second is food access in the areas. So, yung affordability. So, food affordability. And number three is price stability. Number four is about sustainability and resiliency. And I think the last one is food safety. So, lima ito. And we have developed some strategies under these five objectives. Kaya namumunod dyan yung ating clustering, wherein sa clusters, may mga clusters of commodities and basic driver dito to develop our the farmers organization. So, papasok na dito yung PAPIS natin, sama-sama yung research, education, and extension, delivery. So, yung extension ang trabaho nila, kung ano yung resulta ng research, ano yung technology gaps, ito yung i-model nila o i-pilot nila sa bawat lugar, at kung ano yung kakulangan ng capacity ng mga ating organization, ay ito yung matipasyan kung how we would be mentoring our leaders managing organizations, and how we could reach out more markets. And ito yung sa first strategy. Number two, to increase productivity and of course increase farmers' income. We also have this strategy to intensify our mechanization, and of course yung ating digitization of things. So yung ating paggamit ng modern technologies like Internet of Things, like sensors in the field. So kailangan natin ito para lalo pang tumaas yung productivity ng ating mga resources, not only land, also all others, including human resources. So kung tumaas yung productivity, we can expect a higher productivity of our farms and better income for farmers. So that will be a result of prosperous farmers. Then the third strategy is about development natin logistics systems and even markets.
So dito sa strategy na to, we have already developed distribution centers or distribution network in South Metro Manila. Mayroon tayong mga command centers and how we'll be distributing the products from the region. Ito ay pinamunahan ng ating AMAT, yung ating Agribusiness and Market Assistance Division under Dr. Olido. So mayroon tayong katuwang dito na tag-ani ang kutawagin. Sila yung online seller natin. So lahat na produkto na galing sa Mimaropa, mayroon tayong pinaka-distribution center, mayroon tayong cold storage in Las Piñas. Dahil yung hearing natin, Las Piñas, Parañaque, Alabang at Muntinlupa, mga high-end sub-divisions nandito. So we're looking for high-quality products from the region, not only siguro on feeds but also on high-value crops. We're expecting Marindoki to level up the production of vegetables, especially during the month. So iba kasi yung season ng Marindoki. They can produce more vegetables even the months of July and August. So ito ay we'll intensify our training towards this para makatulong tayo to produce more vegetables during the period. Kasi yung Baguio ay normally hanggang May lang sila. Pagdating ng June, July, August ay takulan na. And Marindoki is still will and they still have good season during the period. Kaya we're expecting Marindoki to level up the production of high value crops. So yung logistics system natin ay inaayos na namin. And actually, okay na yung ating distribution center. In fact, we are also planning to also penetrate ng mga supermarkets in the South Metro Manila and even major markets. So mayroon ng nabubuong brotherhood, sisterhood between Las Piñas and even Parañaque with the other production areas, municipalities of Mindoro. At nangako yung governor natin na siya na daw ang mamumuna sa pag-consultate ng produkto galing Marindoki para may supply natin ito sa Metro Manila. So this will be a big opportunity for our farmers. Kung magsipag na sila mag-produce, we have a ready market for them. Then of course, the fourth strategy is about engaging with other agencies na makatulong sa pag-unlad. So this is about empowering our collaborators. So hindi lang LGU ito, but also includes PTI, DOST. So institutionalize natin yung ating collaborations with them para maging one nation approach na ating pag-unlad. And lastly, about food safety. So we have now to institutionalize our good agricultural practice, good manufacturing practices in the farm, yung mga processing, and make sure na safe yung dali na natin pagkain sa merkado. And we also supposed to increase our climate resiliency. Kaya nandito kami ngayon sa Occidental Mindoro, we will be discussing about shifting our planting season and our harvesting season para hindi na ito masyadong tamaan ng bagyo. Kasi masyadong masyado ng maraming bagyo ang dumadaan sa ating region during the months of October, November. So we wanted to plant earlier. Kaya yun yung dahilan kung bakit maaga kami nagpunta dito. And I think Marindoki will do the same. So we have to institutionalize ng ating market resilience strategy in each province para hindi na tayo masyado magsasuffer pa the consequences of climate change, especially calamities. So basically, ito yung strategies natin and we could expect a better management of our food system in the region. So yun yung kabuuan ng ating strategies for the region. And we're expecting na for this year, we'll be able to increase our contribution to national food security by no less than 5% hanggang 8%. So we'll be increasing our surpluses, rice, corn, and even high-value crops. We are expanding our vegetable production in Mindoro and, of course, Marindoki too. And, of course, we are expecting more livestock, especially hogs in the region. So, dahil lalo at mahigit na, mayroon tayong AAA na slaughterhouse. So, we will be bringing more meat to Metro Manila.
Kaya lahat nataas yung ating contribution. So, we're now starting to invite more hog growers for the region, considering that we have an advantage. Island provinces kasi tayo. So, in terms of biosecurity, madali natin makontrol kasi isla naman yan. Unlike kung nandito ka sa Metro Manila, sa mainland, marami kasing madadaanan yung tao. So, yung control ng sakit ng hayop, mga peste ay mahirap dito. Pero sa isla kasi, madali kang mag-secure kasi yung port of entry mo lang naman, yung port lang na kukontrolin mo, katapos madali lang. So, mas secure yung mga ganitong industry kung nandito sila sa isla kasi mas madali, mas maganda yung food yung ating biosecurity in the island provinces. Hindi nila ito masyadong na-realize. Pero ngayon, people are recognizing. And I think this is one of the reasons kung bakit dito sa region natin ay wala pa tayong ESF, green zone pa tayo. So, we can produce more. Ang problema lang ay wala tayo ngayong mga breeding stock saan tayo makakuha kasi karamihan sa mga mainland na producers ay mahirap naman tayo mag-import ng galing sa kanila. So we can just be dependent on our own stocks pero kulang din tayo. Kaya nagpatulong kami sa national office na kung saan makahanap ng malinis pa na breeding stocks especially for hogs. At para madagdagan yung ating breeding stocks and we will be producing more hogs in the region. So yan ang tinatanim ng mabuti sa ngayon to answer ng crisis natin sa kakulangan ng pork in Metro Manila. At I think the national leadership have recognized these things and we'll just be intensifying our campaign for more investors in the region, especially on the hogs and poultry, because we have better biosecurity in the region. Now, we are also producing more rice. Dahil we will be shifting our usage of the seeds. Dati kasi, nakaasa lang tayo na gumamit ng inbred rice, mga certified seeds. Pero lately, nung nagkakaroon ng na mas marami palang gumamit ng hybrid seeds sa region natin. So, yung Mimaropa sa ngayon ay nakatoka na yung ating mga hybrid seeds na siyang gagamitin ng ating mga magsaka. So, we're expecting a higher yield on this and therefore, we'll be able to increase our surpluses and our contribution to national food security. By the way, I would like just to report to you na for this conclusion of the dry season, we have a total allocation of 1.1 billion for rice production alone. This is for the budget for seeds, inbred and hybrid, and fertilizers. But Marindoki kasi, kukunti lang yung inyong area for rice. I think we have only about 5,400 hectares or about that much. So, yung seeds natin, 5,400 bucks, is nagkahalaga lang ito ng 4.16 million. And our fertilizer is about 5.4 million. So, ito lang yung for our rice seeds. For vegetables, hindi na namin ito masyadong nagkwenta pa, but I think we have provided enough. Nag-ano na lang kami. We have heads up na lang kung ano yung mga request ng mga munisipyo, kung kulang pa yung mga seeds nila, depende kung how they will level up their production of vegetables. And for corn, ayaw pa ng ating mga magsaka ng Marindoki na magtanim ng yellow corn for feeds. Gusto nila yun lang muna puti for lalo na yung mga green corn. So yun na lang muna ang sinusupply namin sa kanila. So we are just trying to configure. So nag-adjust kami kung ano lang yung mga hiningi nila. But we're guiding them slowly na they will start to produce yung yellow corn for our feed mill. Dahil sooner or later, di man may iwasan na magtayo na rin ng feed mill dyan kung magpaparami tayo ng mga baboy. Kaya we'll be planning this thoroughly. And
kagapay nyo kami to plan all these things. So, yung ating breeding for pigs ay tinitingnan namin, breeding stocks. At we hope that the national government will be able to source out ng malinis pa na stocks. Kasi nakakatakot din naman kung magdala tayo ng stocks yan na may sakit na. At we have to make sure na malinis yung madala natin na breeding stocks to Marinduque. And I think Marinduque is we also do not like to over produce ng ating mga baboyan. Kaya sabi ko kay Gob, kailang iso natin mabuti yung production areas natin, especially for hogs. Si Marinduque is known as a tourism province. So ayaw natin na ito ay masisira dahil napakaganda ng Marinduque. And kung magbubukas na yung tourism, I think we have more job opportunities for that industry. But we are here in the sector of agriculture to really also produce food for tourists. Kaya pinagandaan natin ito ng mabuti. So, just like other provinces, lahat ng mga isla o lahat ng mga probinsya ng Moropa is for tourism. But ngayon, abang wala pa yung mga turista, we have to develop our value chain, our organized production system, our better extension delivery with updated knowledge, updated technologies, well-organized farmers associations or cooperatives to handle the management of the value chain, and better distribution networks in Metro Manila to absorb the products coming from the region. And inasahan namin na hindi lang natin katuwang yung local government unit, especially the Office of the Provincial Governor, but also the municipal government units, the state colleges and universities, the Marinduque State U. So nasahan namin na katuwang namin sila. And of course, the private sector. Kasi yung private sector, mayroon din naman sila mga extension officers na flying over the provinces, selling their technologies, but limitado kasi yung pinupuntahan nila. They're just visiting nung ating mga commercial, mayayaman na magsaka, at yung mga middle income, middle size farms. Pero yung mga small farmers natin, siyempre ang nangalaga sa kanila ay yung ating mga local government units and maybe our NGOs. So, pag na-organize natin buo itong puppies natin doon sa MUA signing, ay kasama sa MUA signing hindi lang yung local government units but kasama yung private sector, NGOs operating in Marinduque and also the state colleges and universities. As I told you earlier, lahat ng mga development dito ay dadaan kay governor pag-usapan sa puppies. Kaya mabibet, masusuri ng mabuti kung ano may yung investment na gagawin for the province. At lalo tigit na yung pera na ng national government ay diretso na sa probinsya at sa mga local government units sa munisipyo. So kami tutulong na lang on how to really prioritize these funds para lalong tigit na unlad yung ating region and the provinces. Okay. I think basically yun yung buod ng ating mga program or strategies to develop the region. Yan, Rami. Nako, maraming salamat. Napakarami po ng mga programa pala ng Department of Agriculture dito po sa ating probinsya, dito po sa ating rehiyon, ano po, dito sa Mimaropa region. At mamaya po ay papasadahan po natin ang mga katanungan naman po ng ating mga kababayan. Sa pagbabalik lamang po, ang bilis ng oras, ano, akalain mo yon, napaka ilang minuto pa lamang nagsasalita si RD. Ang kanyang dinidiscuss pa lamang yung mga programa, hindi pa tayo nagtatanong, pero it's already 10:38 na po on our clock, that's a Philippine Standard Time. Papasadahan po natin ang ilan pong mga katanungan ng ating mga kababayan, gayon din po ang katanungan ng kasama natin dito naman po sa ating kapihan sa Philippine Information Agency Marinduque. Magbabalik po kami makalipas lamang, sobrang bilis lamang po nito mga kababayan, ilang paalaala lamang po, makalipas po ang ating ang atin pong commercial ay ibabalik po natin muli sa inyo si RD.
At muli po tayong nagbabalik sa ating kapihan sa Philippine Information Agency Marinduque, kung saan ay kapiling pa rin po natin ang Regional Executive Director ng Department of Agriculture. Of course, ang atin pong Regional Director, Antonio Herondillo, sir. Good morning po ulit at welcome po sa ating mga kababayan na nagtatanong at nagpapaabot po ng kani-kanilang mga mensahe at katanungan para sa ating panauhin. Muli po nating ibinabalik ano po si RD sa atin pong kapihan. At gayon din po, pasadahan na po, unahin na po muna natin katanungan po mula naman sa ating kasama sa Hanap Buhay, si DJ San ng 105.7 Radyo Natin Buwak. Good morning. Yes, si DJ San po ito sa radyo natin, FM 105.7 Buwak. RD, question lamang po, ano, noong nakaraang ba taon po ay sinalanta ang lugar natin ng bagyo. So, mayroon po ba tayong mga suporta or ano po ba yung assistance na naibigay natin sa ating mga magsasaka? Yes, we have responded immediately, lalo tigit nung mga nasiraan ng mga pananim. So, yung nasiraan talaga ng crops, especially rice, ay we immediately provided some certified seeds para maka-replant sila. At hindi lang siguro sa rice, hindi other crops, mayroon tayong mga provision of seeds. But yung sa mga hayop na nawala, ito pa yung sigurong under process pa namin. Dahil lalo ngayon na kung mga pag-usapan ay baboy or livestock malalaki na, mahirap ang procurement nitong panahon ito eh. For livestock, lalo na kalabaw at baka, doon pa natin kinukuha sa Marinduque, may Marinduque sa Masbate. So, napakahirap ng procurement process. Kaya medyo delay yung pagpapadala. But, kung napadala naman yung mga damages nito through their municipal agriculturists, they can always expect na mayroon tayong pampalit na stocks and seeds for replanting of their farm. So, ipamigay natin ito. Hindi ko lang nakuha yung total amount na allocated to supply. Kasi yung kabuuan ng ating damages ay may validation process kasi yan. Then, yung ating pondo dito ay kinukuha doon sa quick response fund ng kagawaran. So, mayroon pa rin mga hatian doon ng mga QRF kasi hindi lang naman yung region natin nasisiraan. I think halos yung dinaanan ng bagyo, it's started with people, then Calabarzon, tayo. In fact, malaki rin yung nasira ng central and northern Luzon. So, kung compare naman natin eh, mas maliit yung ating damage kumpara sa kanila. Kaya dito, ito yung pinagbabasihan ng allocation ng QRF ng national government. Yes. RD, isa pa pong question. Ano po? Kanina po nabanggit niyo po yung pagpapatupad ng shifting ng harvest sa inyo pong magsasaka. Para lamang po sa mga kababayan natin dito sa ating lalawigan na magsasaka, ano, meron po ba tayong certain orientation na ipapatupad mula sa region para po sa mga sasaka natin para sa shifting ng harvest na ito? Yes, mayroon talaga tayong ipapatupad. Meron tayong, in fact, ito yung dahilan kung bakit nandito kami kasi we are briefing our farmers kung anong buwan na sila dapat magtanim, tapos mayroong pledge na they have to follow the schedule. Kaya kasama natin yung National Irrigation Administration officers, nandito sila kasi sila naman yung mag-release ng tubig and they will also help ng iba pang mga irrigation systems available in the province. So, kami rin, we will adjust our positioning of seeds. So, dapat maaga kaming namimili, maaga kaming namimili ng fertilizers so that pag nagtanim na, ay handa na itong mga bagay na to.
So ito yung dahilan kung bakit mayroon talagang briefing na ginagawa para synchronize yung ating activities. Okay po. RD, last question na lamang po ako, no? Since nabanggit niyo po kanina yung hog racing at pagpapadala ng mga karne, no? Balak po nating iluwas ang ating mga produkto sa kabila po, ano? Dito naman po sa ating rehiyon, may pinapatupad po ba tayong price ceiling para sa ating mga karne? Yung price ceiling ipinaubaya na namin doon sa mga local chief executives. Eh. Nakipagtulungan kami sa mga governors at mayors. Very sensitive kasi yung pag-set ng price ceiling. Kasi siyempre, yung pangangailangan ng maliit na mga mamimili. But yun din pangangailangan ng maliit na producers. Ngayon lang sila makabawi dahil matagal. So we're looking into all those things. Kaya para walang gulo, yung iba ayaw na lang mag-price ceiling kasi marami pang mga issues mangyari. So they just have to play with the market. Kaya suggestions lang namin, gusto nyo ma-influence nyo yung price sa market kung sobrang taas, then you can set up your own kadiwa rolling stores. Magbenta sila ng mas murang karne sa umaga starting from maybe 6 a.m. then hanggang tanghali para makabili yung mga maliliit na mamimili. Then after that, let the market play. Kung gusto nilang magbenta ng 350, ay bahala sila kung mayroon pang bibili. So that's how to influence the market. But we are not suggesting a price ceiling dahil masyadong sensitive to at mahirap ipatupad. Thank you po, RD. That's all for po sa questions ka. Thank you po. All right. Okay. Ito naman po yung mga katanungan ano po na para po sa ating regional director. Ano po? Ano-ano pa po kaya RD yung inaasahan na mga programa at intervention ng inyo pong kagawaran sa mga susunod po na mga araw at mga buwan? Nabanggit nyo na po yung mga programa nyo kanina, napakarami na. Eh, meron pa po ba daw kayong mga programa para po sa ating mga kapatid na mga magsasakat, mga mangingisda? Buo na yung ating production at interventions, pati yung market natin. And we also recognize our farmers' need for capital. Kaya we're discussing with ECPC and even Land Bank on how to provide more loan access or financing access to our farmers. Ang offer ng ECPC, lalo na doon sa mga magbababoy, ay wala na halos masyadong kuskus balongos yung pag-release ng loan to them. Kung mayroon naman silang existing na marketing contract o dito marketing agreement with a consolidator, so either this would be office of the mayor or the local governor kung sila mag-consolidate, or kahit na lang yung kahit mismo yung cooperative nila dito sa region natin. I think Soro-Soro Ibaba Development Cooperative is as a consolidating more hogs and corn. So kung mayroon silang ganito, ay halos sa I think ECPC halos wala na halos interest eh. And pag sa Land Bank, 2% lang interest per year. And mayroon pa tayong without interest sa ECPC na maliit nga lang pautang, 25,000 lang. So pero kung gusto nilang taasan, magkano naman ang konting interest siguro, pero mas mababa na kumpara sa dati. And hindi na masyadong marikotitos yung mga dokumento kailangan, kasi importante lang doon maipakita ka na you have recognized na grower ka ng isang cooperative, ng isang consolidator, at mayroon ka existing marketing contract. So ito yung lang hinihingi para ma-increase naman yung business activity ng our small farmers. Yun. Opo. RD, nabanggit nyo kanina yung mga intervention para po sa ating mga
kapatid ng mga magsasaka, lalong-lalo na po yung mga nag-aalaga ng baboy. Meron pong programa dito ang atin pong mahal na gobernador kung saan po ay nakatakda. I understand, meron na pong budget para dito, ano po yung slaughterhouse, AAA slaughterhouse. Ang tanong po dyan, RD, ay yes, tama po, maganda yung programa na meron daw dito may nakatakdang gawin na slaughterhouse AAA dito po sa aming probinsya. Pero ang tanong po dyan ay may sapat po ba daw na mga baboy para katayin doon sa itatayo na slaughterhouse? Ano po yung tulong po ninyo dito para naman maging produktibo at talagang successful itong gagawin po na proyekto ng amin pong pamahalaang panlalawigan? Actually, ito yung pinag-usapan namin when we went there last, the other week. We have to make sure na yung ating target na slaughter per week ay available yung number of heads na hogs. So, kaya pinoprogram natin yung i-grow natin ang mga number of heads per municipality or per barangay kung saan man nakatakda na ito yung naka-zone na barangay to produce more native pigs and even yung mga hybrid pigs kasi hindi man pwedeng native lang lahat. They recognize that. And therefore, ito yung tinatrabaho ngayon nating probit. Katulong yung ating mga taga-munisipyo. So during the targeting ng ating food security the other week, ito yung kabuuan ng kanilang mga tinatarget last week. So I think the figures ay nasa kanila pa. We'll be announcing that figure later. And we'll be able to bet or analyze kung mayroon bang sapat. But we have to make sure na mayroon tayong sapat na kakatayin kasi sayang naman yung investment ng national government kung wala kulang tayo. And ito yung pagsikapan natin lahat. So, naasahan namin na tutulong niya yung mga manusipyo at nangako naman yata ang lahat ng mga local chief executives at saka yung mga veterinarian na they will work double time para yung targets natin ay maabot natin. RD, ano na po yung mga paunang intervention po ninyo? Maliban po doon sa mga pag-uusap na ginawa nyo po with our governor, Presbytero Velasco Jr., ano meron na po ba kayo na naumpisahan? Like for example, pagbibigay ng mga alagaing baboy sa ating mga kapatid na mga magsasaka o yung mga nag-aalaga po ng baboy? Sa ngayon, sa totoo lang, Romy, wala pa kaming naibigay kasi nahirapan na kami mag-source out ng mga breeding stocks because of the epidemic ng ASF from the mainland. Mm-hmm. Dito kasi yung mga major farms and sabi ko nga kanina, di naman papayag yung mga taga-Marindoke na kukuha ng breeding stocks dito. Mm-hmm. Kaya we're expecting na we'll be importing maybe some of these breeding stocks. Mm-hmm. And I don't know kung saan kukuha yung national government ng malinis na stocks. Mm-hmm. Ito yung pinag-aralan pa nila. But kung mayroong parating, most likely Marindoke will have its share. Opo. RD, meron po kaming moratorium ngayon ano po hinggil sa paglalabas at pagpasok ng mga buhay at karne ng baboy dito po sa aming lalawigan ano po. I understand you've already give some or provided some initial information as regards to this concern. I understand yung moratorium po nito ay hanggang ngayong buwan ng Marso. Ano po? Base po sa inyong latest monitoring ay tumataas na po ba yung demand? You mentioned also na nanggagaling po sa Masbate yung ating supply ng mga baboy. Ano po? Ngayon po ba RD ay medyo okay na po ang supply ng baboy o ng karne ng baboy dyan po sa Metro Manila? O dito na po, wag na po tayong lumayo, dito na lang po sa Mimaropa? Dahil most of the provinces of Mimaropa ay nagkakaroon ng moratorium, ayaw naman na maglabas. At parang Mindoro Oriental na lang medyo active na naglabas. Pero lately, dahil sumobra rin yung take-out, dumami kasi yung mga namimili ito Oriental Mindoro eh. Mm-hmm. In fact, hindi lang taga Metro Manila mga trader, mayroon pang mga taga Pangasinan dahil mas mura nga yung farm gate dyan.
So, tumaas yung farm gate natin from 155. Lately, nagiging 180 na. May ibang nga balita na 200 na. So, this reflect really kung gaano nakataas yung demand at gaano kataas na yung deficit ng Metro Manila. Kaya merong iba nag-suggest na i-shift na natin yung ating consumption ng pork. Pwede sigurong mag-develop na lang tayo ng plant meat na product. But, you know, taste and preferences that does not change automatically overnight. So, we just have to manage our taste and preferences in this kind of situation. But ito yung time siguro. This is also a big opportunity for those talaga na gustong kumita agad. If they can produce more hogs, kung saan sila maka-source out ng breeding stocks, ipanahon nila ito. And yung ating mga small farmers na naghahanap talaga ng tulong niya ng pamahalaan, and we hope na the national government will be able to source out ng naasam-asam natin na breeding stocks soon. But alam ko marami naman din stocks ang Marinduque. Kailangan lang talaga ang maayos siguro yung ating pagbibreed. So mayroon naman tayong mga technical dyan para ma-increase yung litter size. So kung dati, nag-harvest lang tayo ng 4, 5. Ngayon, yung mga modernong baboy, don't you know na they can produce as much as 25 heads per liter size. Yun na ngayon yung maximum nakita namin. Pero alam ko, yung iba ngayon ay nasa tumatakbo na ng mga 15 to 18. Dati, ang average nasa 8 lang per heads per yung inahin. So, kung mapataas natin yung litter size ng ating mga breeders, ay madali tayong magpagparami ng ating mga stocks. Okay. Magandang ano po 'yan, magandang balita ano po. So far RD ano po sa kabuuan ng ating rehiyon, tayo po ay ASF free ano po. Yes, that's right. Ganda po. Ang galing kaya po. We are inviting investors to grow more in our region. Correct. Oho. At kagaya nga po ng sinabi nyo, mas mabilis ho, dahil tayo ay mga isla-isla, mas mabilis nating makontrol. Ano po, ang pagpasok o yung paglabas naman po ng mga kakataying baboy o mga buhay na baboy. Ano po. RD, meron pong binibigay na mga, I understand ang tawag po dito ay yung fertilizer scheme. Ano po, sa ilalim po ng Rice Resiliency Project sa kasalukuyan po din po sa aming probinsya. I understand na una na pong magbahagi ang Department of Agriculture sa mga bayan po ng Gasan, sa mga bayan po ng Santa Cruz at bayan po ng Gasan. Yung mga kababayan po nating mga magsasaka, hintay-hintay lamang po kayo dahil kayo naman po ay mga mabibigyan. Basta kayo po ay nakaregister doon sa tinatawag nila na registry system for basic sectors in agriculture. Ano po yun? Basic sector in agriculture, RBSA. Opo, yun po yung mahalaga, yun po ay requirements para mabigyan po kayo ng mga intervention, ano po ng Department of Agriculture. RD, kumusta na po yung binibigay natin ng mga fertilizer voucher? Kompleto na po kaya, RD, na na-distribute ito sa kabuuang mga bayan din sa aming lalawigan? Do you have the details or the datos? Sa atin kasi, hindi tayo namimili ng fertilizers, voucher lang tayo, no? Mm-hmm. So, ang katuwang natin dito na to pay, for payout ay DDP and land bank. So, may process kasi yung sinusunod dito. Alam ko, dito sa dry season ay tapos na ngayon. And sabi nga nila, ay tapos na yung season, hindi pa nabayar ang iba. Kaya, siyempre, may process yung pamahalaan tungkol dito. Nag-ano lang kami, inayos lang namin yung extension para hindi naman kami makuha. Wala tayong magawa dahil yun talaga ang protocol ng pamahalaan . So, we just have to follow all this process. And we're assuring our farmers na yun namang voucher na para sa kanila, babayaran talaga yun ng pamahalaan. Okay. Si DJ San, meron ka pang katanungan para kay RD, DJ San, please? Yes, RD. Opo, thank you, Romeo. RD, last question na lamang po, ano po, meron po bang coordination ang ating rehiyon or ang
Department of Agriculture sa Fisheries para naman po sa ating mangingisda? Yes, kasama sila doon sa PAPIS, kaya tinatawag yun na PAPIS, Agriculture and Fisheries Extension System. Kasama naman natin siya diyan, nagpunta noong last week. And I think Director Salilig had visited some mga areas na may mga magagandang mangrove like Santa Cruz, ano po bang ibang lugar diyan. Pinuntahan niya. So he when kaharap naman ako nung nag-usap sila ni Governor, he suggested that some areas can be developed into production areas for maybe for commercial production ng hindi lang siguro fish cages. Marami kasi mga technology na pwedeng magamit sa fisheries. And nagpunta nga kami doon sa isang isla ng Santa Cruz at nangako siya na magdagdag ng bigay ng mga seaweeds for planting. Alam ko marami na rin nag-grow ng seaweeds diyan. Then of course yung hook and line na magagamit ng ating mga isda. So kung meron naman pangangailangan yung ating mga maliit na mga isda dito, they just have to send the request. So meron tayong provincial fishery officers na naka-base dyan sa Marinduque. Hanapin na lang nyo, magtanong kayo sa inyong mga MAU o kahit sa provincial government, kay provincial agriculturist, na they will tell you kung saan yung office. So that more interventions at maraming assistance ang pwede maibigay ng fisheries. So, alam ko, dahil isla tayo, we can do more fishing activities. Mahaba yung ating coastal lines. Kailangan lang talaga na maayos yung ating technology na ginagamit para maganda naman yung kikitain. We know na maingisda, napakahirap na isang maingisda kasi monthly, kung maliwanag ang buwan, mahirap makahuli. So kailangan talaga meron kang isang side hustle na siguro maliit na pala isdaan o kung ano man na pwede mong gagawin pa o face cages na pwede mong magawa. You can use yung materials na local materials, magpaturo lang tayo sa ating fishery officers at marami tayong pwede magawa sa fisheries. Kailangan lang siguro nito na mag-ugnay-ugnay tayo at lalo na kung organized naman yung ating mga fisher folks in the area, mas madali silang ma-reach out. Yun. Thank you po, RD. Salamat po. Alright. At ako, thank you so much, DJ San. At sa pagpapatuloy po ng atin pong programa, binabati po muna natin yung mga taga-dyan sa Department of Agriculture, Marinduque, na nakasuporta at nakasubaybay sa atin pong ginagawang kapihan ngayong umaga. Gayun din po ang ating mahal na gobernador, Presbytero Velasco Jr., ang ating pong congressman, Speaker Lord Alan Velasco, at sa lahat po ng ating mga kasama sa serbisyo publiko, magandang araw po. Mga kapatid po natin dyan sa na mga mangingisda dyan sa bahagi ng Laylay, ano po, at Kawit, gayon din po sa ating mga kababayan naman na mga magsasaka dyan sa bayan ng Turihos. Yan po, napakinggan nyo po ang mga programa ng atin pong kagawaran ng pagsasaka. At sana po ay nakatulong ang atin pong ginawang kapihan para maipaunawa at maiparating po sa inyo ang kanila pong mga proyekto. Oras na po ay 11:04 ng isang magandang umaga. Nakalipas at nakaraos po tayo, ang bilis po ng ating oras. Kaya naman, RD, kung meron pa po kayong mga mahalagang mensahe na nais pong ipaabot sa atin pong mga kababayan, please go ahead po, RD. Thank you, Romy. We would like just to assure our farmers and fisher folks na patuloy tayong nagsikap, nagtrabaho na lahat ng interventions ng kagawaran ay makarating sa atin, may paliwanag, at kung mayroon man kayong mga iba pang mga kahilingan na hindi basta-basta ang ano, huwag kayong makatubling sumulat sa amin. Dahil alam po namin na yung aming mga, minsan ang aming mga interventions ay hindi
fitting doon sa pangangailangan sa inyo. So, we can adjust some of our interventions depende kung talagang mahalaga na we have to make adjustment. But we're assuring you na kung ano man ang pwede na yung magawa para mapabilis yung pag-unlad sa atin, an integrated delivery system, an integrated value chain management. So, hindi lang siguro isang specific commodities, kundi multi-commodities, depende kung saan may opportunities in the market. Kaya, we have to adjust by the ear. Kaya normally, pag nag-negosyo ka naman kasi, basically, it should be based on informations and networks, connections. So, para whatever opportunities that will come, madali tayong maka-react. And I think these are basic things that we have to do as we try to commercialize, wanting to earn more money from agriculture, while at the same time supporting the food security of the country. So, maasa po kami na lagi tayong magkasama-sama at napag-usapan naman lahat ng bagay. Kaya kung lagi natin itong ginagawa, there's no reason that hindi tayo online. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Thank you so much po, Regional Director RD, ano po sa inyong oras at pagkakataon ano po na ibinigay sa amin. DJ San, do you have any parting message to our Regional Director? Please go ahead, DJ San. Of course, RD, maraming salamat po. Nasagot po natin ang ating katanungan and it's good to hear na marami po tayong programa na nakalaan sa ating magsasaka, lalong-lalo na po dito sa ating lalawigan, dito sa Marinduque. Abangan po namin itong 3A Slaughterhouse, ano po, na inyo pong naipasa or napag-usapan na po, ano po. And of course, naipasa na natin yung ARPAB nito, nandun ito sa National Office na naghintayin lang tayo ng loan to release tungkol dito, para dito. Ayun, that's good to hear po, RD. Maraming salamat po. Abangan po namin yan dito sa ating lalawigan. Opo, of course, Romeo, maraming salamat ang ating PIA officer dito sa lalawigan ng Marinduque. Thank you for inviting me over para po sa interview na ito or sa programang ito. Alright, thank you so much po sa lahat po ng ating mga kababayan na sumubaybay at nanood sa ating pong ginawang kapihan ngayong araw. Maraming salamat po at sa lahat po ng ating mga viewers, ano po, gayon din po sa ating mga kapatid na mga magsasaka at mga mangiisda. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok at magkakitaan, magkarinigan po muli tayo sa susunod po namin na kapihan sa araw po ng Martes sa kaparehas na oras at himpilan. Ako pong muli ang inyong DJ Myong at ang inyong pong Provincial Information Officer dito po sa Philippine Information Agency Marinduque. Nagpapaabot ng isang magandang araw at mag-ingat po kayo palagi. God bless everyone. Stay safe and stay healthy.